Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, isang dalaga at martir. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sinabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautosan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikda ng kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan ito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ng anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso, pinalaki kita,
pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang inyong hinihintay, Haring Antioko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko'y poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako, iingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi-isang salaping ginto, at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanyang ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan
upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit, ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapad ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, pamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po akong sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inyasig. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasig. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi, mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang dalaga at martir, Santa Cecilia. No? Para ho, parang kahanga-hangang marinig, hindi lang ito basta tao, kundi dalaga, babae. Sa panahon natin ngayon, isa yan sa mga nakikita nating bago at ipinakikilala sa mundo. Hindi lang naman babae, kundi yung kakayahan ng mga tila itinuturing na pangalawang klaseng tao. Itinuturing na mahina, itinuturing na kaunti lang ang kakayahan. Kaya sa TV, mapapanood natin, no? Parang yung isang palabas sa television, fini-feature nila, dati-dati, babae, delivery rider. Nitong nakaraan, babae, truck driver, no? At sa ating unang pagbasa ngayon, isang babae rin ang ipinapakilala ng aklat ng Makabeo. Isang babaeng kinikilalang dakila. Dakila, hindi lamang sa kung ano ang meron siya. Hindi lang sa kung sino siya. Siya ay tinatawag na dakila sapagkat sa nagawa niya, hindi lang basta sa kapwa, kundi sa anak niya. 7 sa mga anak niya ang nasaksihan niyang pinahihirapan. Diyos ko, isang anak lang yata ang maghirap. Halos ikamatay na ng isang magulang. Eh just imagine, lahat ng anak niya, kumbaga, in her face.
sa harap niya, pinahihirapan dahil sa hindi pagkain ng karne ng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ano ang ipinapaalala sa atin ng ating unang pagbasa? Ito ang nagbigay ng kadakilaan sa isang ina. Ang maturuan niyang maging mabuting halimbawa ang kanyang mga anak. Ang siya ay maging mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Hanggang huli, ang Diyos ang ibinigay niya sa kanyang mga anak. Sabi nga, kapag pinalaking mong may kinalang Diyos at may takot sa Diyos ang mga anak mo, wala ka nang dapat ikatakot, tumanda o mawala ka man. Give God to your children. Bring your children to God. That it will be the greatest meaning of your life bilang mga magulang. At huwag nating kalilimutan sa ating ebanghelyong narinig ngayon, sa hukuman ng Diyos, lahat tayo ay titimbangin ng Diyos, lilitisin tayo ng Diyos, hindi lang ayon sa ginawa mo sa buhay mo, kundi sa ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Hindi lang sariling buhay natin. Kaya nga nang likhain ng Diyos ang mundo, una niyang nilikha ang mga bagay bago niya ginawa ang tao. Sapagkat kasunod ng buhay na ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ay ang mundong ito. We are stewards of God's creation. At bahagi ng nilikha ng Diyos ang buhay ng iyong kapwa. Kaya kapag tayo humarap sa Diyos, hindi niya tayo hahatulan kung anong ginawa mo lang sa buhay mo, kundi kung ano ang ginawa mo sa buhay ng ibang tao. Nirespeto mo ba ang buhay ng iba? Minahal mo? Iningatan mo ba? Pinahalagahan mo ba ang buhay ng iba? O mas mabilis at madalas, sinisira mo ang buhay nila? Hinahamak-hamak mo ang buhay ng iba? Hinuhusgahan mo lang ang buhay ng iba? Pinagdadamutan mo ang buhay ng iba? Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa tulong ng halimbawa ni Santa Cecilia, isang martir. Ang kanyang pagiging martir ay hindi lamang para sa kaligtasan niya, kundi upang maging halimbawa siya katulad ng ina sa ating unang pagbasa. Maging halimbawa siya sa buhay ng iba na hanggang huli piliin nating manatiling tapat sa Diyos. Ang mga martir ay paalala sa atin na nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Hayaan natin na ang buhay nating ito ay maibalik natin sa Diyos. Taglay ang isang buhay na pag-aalay at pagbibigay. Baliwala ang isang buhay na hindi nagbibigay at walang inaalay. Let your life be a life of giving. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya at sabihin, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago,
at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa nang may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubas nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa prosesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at sa mga nasa bilangguan. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang sama-sama nating ipinagdarasal ang agarang pagwawakas ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit. Patuloy nating ipagdasal ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, tulungan mo po kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunitan namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po si Father Fernando Nanding Carpio at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Cecilia, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga all souls envelope. Sa mga nagnanais, aari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan
ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ating pong ipanalangin ng tahimik ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon, Ikaw ang pinagmumulan ng biyaya ng aming buhay, Ikaw ang may bigay ng aming lakas. Ipinapakiusap po namin sa iyo na iyong pagpalain, gawaran ng kapatawaran at kapayapaan ang mga kaluluwa ng mga yumaon naming mahal sa buhay. Linisin mo nawa sila mula sa karumihan ng kanilang pagkakasala. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at iyong papasukin ang kanilang kaluluwa sa kahariang iyong inihahanda para sa kanila. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bukas po sa ganap na alas 10 ng umaga ay dadalhin po dito ang labi ng ating mahal na yumaong si Father Fernando Nanding Carpio. Siya po ay isa sa mga pinaka matagal at matandang pari dito sa Quiapo. Namatay ho siya sa edad na 83. At bukas 10 a.m. siya ay dadalhin dito para ating misahan, bigyan ng pasalamat at ating ipagdasal bilang isang mabuting halimbawa sa buhay ng maraming tao, lalo na sa aming mga pari. Ipagdasal natin ang kaluluwa ni Father Fernando Nanding Carpio. Ang simbahan po ng Quiapo'y nagpapasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Iyon pong mga pinansyal na tulong sa ating Parish Finance Office, ang mga in-kind donations dito po sa Benedict Building ngayong umaga ay dumating po ang mga bagong donasyon, mga wheelchair, mga saklay at walker mula sa ating mga ilang sponsors na laging nagbabahagi ng kanilang biyaya. Naghahanda na rin po tayo ng ating pamaskong handog para sa ating mga kapatid ngayong Disyembre. Kayo po ay maaaring maging bahagi nito, maaaring makipagtulungan sa ating social service office. Salamat, ang Diyos na po talaga ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa ginagawa ninyong mabuting halimbawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!